Sa kabila ng hugupit ng dagat, ay patuloy pa din ang search and rescue ng Japanese Coast Guard. Noong September 4 nga, ay may na-rescue ulit ang Japanese Coast Guard na isang crew member na noon ay walang malay nang matagpuan nito sa East China Sea. Ito ay nadala sa ospital sa Japan, ngunit ito ay hindi nagtagal at binawian din ang buhay dahil sa natamong pinsala at komplikasyon. Ito naman ay kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isa sa mga tatlong na-recover ay isang Pilipino na hindi nakasurvive sa pangyayari. Ang pamilya ng namatay ay nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng kanilang mahal sa buhay. Pansamantalang itinigil ang paghahanap sa kadahilan ng may papasok na bagyong may international name na Haishen. Bagamat itinigil, sa hapon ding yon ay muling nagsagawa ng aerial search, ngunit wala silang nakitang ni isang tripulante. Ayon nga sa Labor Department ay sinisigurado nga nila na makakakuha ang mga naulilang pamilya ng tulong pinansyal na di bababa sa $10,000 o humigit kumulang sa 480,000 pesos mula sa isang insurance company. Kung mapag-alamang namatay ang isang tripulante, makakakuha sila ng karagdagang 120,000 pesos mula sa Overseas Worker and Welfare Administration or OWA. Sa kabila ng ito, isang kahilingan lamang ng mga pamilya ng mga seafarer ang gusto nilang mangyari. Ito ay ang mapabilis ang pag-recover sa kanilang mahal sa buhay. Hindi naman po namin yun iniisip. Kasi mas importante po yung mabilisan sana na pag-rescue sa mga tao na. Mas kailangan po namin is yung help po ng government sa paghahanap pati financially eh. Yung power po na makadagdag ng mga tao na maghahanap sa kanila doon po sa area ko. Pwede nga po yung government po ng China at South Korea nakausap po ni Presidente Duterte para po sa ganun makahingi po siya ng tulong na maghanap doon sa area nila. Sa kabilang banda, ang Corpel Shipping Management and Manning Operation, ang local agency ng mga Pilipinong tripulante ng Gulf Livestock 1 ay walang tigil ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Pilipinas at sa bansang Hapon. Nakiusap din ang Corpel sa Department of Foreign Affairs na tulungan silang i-expedite ang visa para makapunta ang kanilang kinatawan sa Japan at ma-exempt sa nangyayaring travel restriction at quarantine.